Sir, makikibalita kami. I understand magkakaroon o nagkaroon na ng releases dun sa ilang dams at baka magkaroon pa down the road. Can you tell us po kung ano yung mga nag-release na dams at ano yung mga apektado na lugar and kung ano pa yung magre-release? Okay. Umpisahan natin dito, sir, sa Ipo Dam. Ito yung downstream ng Angat Dam dito sa Bulacan. Kaninang alas 11 ng hapon, nagbukas po ito ng spillway gate. Tatlong gates po ang binuksan nito and ang yung total opening niya is 50 centimeter or kalating metro yung total opening niya. And yung release ng tubig nito is babagsak po sa Angat River. So unang-unang tatamaan na munisipalidad nito is yung Norsagaray. Pangalawa is yung Angat, then San Rafael, down to Bustos, and then Baliwag, Pulilan, Plaridel, and Hagonoy. Then diretso po ito ng Manila Bay. And kanina rin, alas 11 ng umaga, nag-release po itong Binga Dam. Ito pong dam na ito is nasa Itugon Benguet. Kaninang alas 11 rin, nag-open ng isang gate. And 3.3 of a meter or 30 centimeter yung total opening niya. And dalawang barangay lang naman yung apektado nito, yung barangay Dalupirip and barangay Tinungdan dito po sa Itugon Benguet. And kaninang alas 3 ng hapon, isinara na po ito, yung Binga Dam. So nakasara na po yung Binga Dam sa ngayon and close monitoring tayo dito sa Lamesa Dam dahil nga po anytime ngayong oras na to, posible pong mag-overflow itong Lamesa Dam dahil wala po itong gate. Hindi po ito nakokontrol. So kapag na-reach na na o umabot na siya ng 80.15 elevation, water level elevation, yung excess po nun itatapo na. Kumbaga mag-overflow na siya, diretso po ito ng Tulyahan River. Oh. So dito po sa Tulyahan River, unang maapektuhan is yung Quezon City, particular dito sa Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Barangay Capri, Goodwill Homes, Santa Quiteria, and Barangay San Bartolome. Oh, now, pagdating okay sa Valenzuela, ito pong Barangay Ligon, North Expressway, and La Huerta Subdivision. And then, diretso po ito ng Malabon, and then exit po ito ng Manila Bay. So, anytime po, yung Lamesa, dahil sa kasalukuyan po, ang elevation niya ngayong pag-uusap lang natin po ito, 5:50 ng hapon, ang elevation niya is 80.10. So, 6 centimeter na lang po excess doon, mag-overflow na po ang Lamesa Dam. Okay. Pag nagpakawala po ang Lamesa Dam, ano po epekto sa mga lugar na ito? Well, sa ngayon kasi may mga pagbaha na rin. Okay. Within the area doon sa along Tulyahan River. So dadagdagan pa nitong overflow ng Lamesa Dam, posible po na magkaroon pa ng mas malaking mga pagbaha within Tulyahan River. Okay, nagkaroon na ba ng consultation, sir, sa ang mga LGU, especially ng Quezon City, if kailangan na nilang mag-announce ng evacuation? Well, kaninang alas 12 pa, 12 o'clock ng tanghali, nag-third alarm na kami sa Lamesa Dam, ibig sabihin nun, anytime soon, po pwede pong mag-overflow itong Lamesa Dam. Dahil nga po sa malalakas ng pag-ulan within the watershed ng Lamesa. So, nasa critical area na po tayo nung 12 o'clock pa ng tanghali. So, ibig sabihin, nung nagpatunog na kami ng siren within the area, sana alam na po ng local government unit dahil along Tulyahan River, mayroon po kami mga siren dyan before itong okay mag-overflow itong Lamesa Dam. So, ibig sabihin, okay, na-alarma na po yung local government unit within the area. Okay. Pero wala pong direct communication ng LGU sa inyo? Other than that siren po, ganun po ba yun? Yes, kasi nag-conduct po kami ng information and education campaign dyan po sa mga lugar na yan. So, ibig sabihin, kahit yung mga residente dyan is alam po nila okay once na nag-siren na
Okay. Yung nagpatunog na yung pag-asa. So nagpatunog na yung pag-asa at around what time again, Ms. Sir? Kanina pong tanghali. Three times po yung nag-start okay. ng 11 o'clock. And then first alarm is 11:30 and then 12 o'clock natapos natin yung third alarm. Ibig sabihin ng third alarm is yung critical level na. Sir Richard, ang sabi kasi ninyo, walang gates itong, itong Lamesa Dam. So basically, you don't have any control over how much spills over the dam. Historically po ba, pag nag-overflow yung dam, paunti-unti lamang o malaking bagsak? Depende po doon sa pag-ulan within the watershed. Yung kung malalakas yung mga pag-ulan within the watershed ng Lamesa Dam, although maliit itong watershed ng Lamesa Dam, pero kung malalakas yung mga pag-ulan, mas malaki rin yung itatapon niya. Dahil yung hangganan niya is 80.15 water level elevation lang. Mm-hmm. So, yung excess doon, lahat yun itatapon yun. Niya. Okay, Mr. Orendain. Walang control yun. Mm. Yeah, Mr. Yes, oh, Mr. Orendain, kung walang gate, sorry for this question, kung walang gate, paano po tinatapon yung tubig na sobra? Kusa pong umaapaw. Ah, yes, kusa pong umaapaw. Spillover. Yeah. Okay. Mag-spillover. So, yun po yung sinasabi, wala kang control sa amount ng water na talagang bubuhos. Yes po, tama po. Okay. For the benefit, again, I asked this a while ago sa kasamahan nyo dyan sa pag-asa po kay Mr. Duran. Pero for the benefit of people who are watching, bakit po kailangan magpakawala ng tubig ng mga dam pag ganitong well, nag-overflow? Sa overflow dam is wala tayong control. Pero yung mga controlled dams, kailangan natin ng magpakawala ng tubig dahil po mapangalagaan yung integrity ng mga dams. Dahil kapag lumagpas tayo doon sa pamayanan ng yung level na at hindi natin inirelease yung tubig, may possibility na baka ito ay sumabog. Sumabog. Okay. So, mas delikado yon. So, kailangan nating pakawalan ng tubig na sobra para sa para din sa kapakanan ng ating dam na okay. hindi magkaroon ng dam break. And we understand, Mr. Orendain, that our dams are not exactly in tip-top shape. Parang ganun po ba yun? Medyo luma na rin. Medyo luma na rin po. Okay. And although luma na, pero pag earth dam kasi medyo matibay ito eh. Kasi habang naluluma siya, lalo siya nako-compact eh. Ah, so, earth dam pala siya. Earth dam siya. So, yun ang kaibahan ng earth dam sa concrete dam. Ang concrete dam, pag nagkaroon ng shake, yun yung delikado, magkakrank. Okay. So, ang earth dam is nako-compact siya lalo.